Magandang araw mga bata, narito muli si Teacher Claire para sa asignaturang Music. Tayo ay nasa ikatlong markahan na. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa ng Week 1 to 2 na may pinamagat na mga pinagmumulan ng tunog. Paano nagkakaroon ng tunog? Saan ang gagaling ang iyong mga naririnig? Ano-anong mga bagay na nagbibigay ng tunog? Sa araling ito, malalaman mo ang mga pinagmumulan ng tunog. Makagagawa ka rin ng sarili mong tunog gamit ang iyong katawan, kapaligiran, o mga bagay na gawa ng tao. Tingnan mo ang mga larawan sa inyong screen. Alin sa mga ito ang may tunog at alin naman ang walang tunog? Kaya mo bang tukuyin ano ang tatlong bagay na may tunog at ano naman ang dalawang bagay na walang tunog? I-comment mo na sa ibaba. Maaari kang gumawa ng maraming uri ng tunog gamit ang iba't ibang parte ng iyong katawan tulad ng kamay, paa, balat at bibig. Gaya ng mga halimbawa ni Teacher Claire sa inyong screen. Maaari kang gumawa ng tunog gamit ang iyong mga daliri. Maaari ding sa pamamagitan ng pagpalakpak. O di kaya'y pagsipol. Ganun na rin ang pagpadyak ng paa. Ang kapaligiran ay nagbibigay din ng mga likas na tunog. Marami tayong maaaring madinig na hindi gawa ng tao, tulad ng hangin, tubig, at mga hayop. Hindi man natin nakikita ang hangin, nadirinig natin ang malakas na ihip nito. Ang mga puno ay hindi nakakapagsalita, ngunit nakakalikha sila ng tunog sa paggalaw ng mga sanga at dahon. Ang pagpatak at pag-agos ng tubig ay nakagiginhawa namang pakinggan. Nakaranas ka na ba ng isang bagyo? Anong mga tunog na iyong naririnig? Ganun na rin ang mga huni ng hayop, gaya ng ibon, pusa, at iba pa. Maraming nilalang ang gumagawa ng iba't ibang uri ng tunog tulad ng mga hayop, insekto, at halaman. Ano-ano mga halimbawa ng tunog ng mga ito? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Mahalagang matutunan ang tunog dahil ito ang bumubuo sa ating mga nadirinig. Ginagamit natin ang tunog upang makipag-usap at makapagpahayag ng ating damdamin sa salitaman o sa kilos. Kung walang tunog, ay wala ring musika. Tandaan, maraming bagay na gawa ng tao ang nakakalikha rin ng tunog, tulad ng telepono, telebisyon, o kaya ay ng speaker. Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang dahil sa kanilang paglikha ng tunog. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na nagdudulot ng di ka nais-nais na tunog o ingay. Ngayon, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, mula sa mga lumang magasin, libro o dyaryo, gumupit ng mga larawan ng limang halimbawang pinagmumula ng tunog. Maaaring ito ay gawa ng tao, hayop o kalikasan. Kung wala naman tayong mga lumang magasin, libro o dyaryo, maaari tayong gumuhit. Maging malikhain at makulay sa paggawa o pagguhit kung walang available o maaaring gamiting lumang magasin o dyaryo. Ganito ang magiging itsura ng inyong papel. Isulat sa itaas ang Music Week 1 to 2 gawain number 1. Sa ilalim nito, isulat ng inyong buong pangalan. Magbigay ng limang halimbawa gamit sa mga ginupit na larawan mula sa lumang dyaryo, magasin o libro o di na may inyong guhit. Sa ibinigay na halimbawa ni teacher, nagtala siya ng number 1, xylophone, o yung laruan na nakalilikha ng iba't ibang tunog. Number 2 naman ay ang martilyo.
Kapag ginagamit ito ng ating mga tatay o kaya ng mga tito o kuya, nakalilikha rin ito ng tunog. Ikatlo ay ang speaker. Madalas ginagamit ito kapag nagpa-practice ng sayaw o di kayo nakikinig ng musika. Kaapat na halimbawa ni teacher ay ang busina ng mga sasakyan. At ang panghuli ay ang huni ng ibon. Hindi kailangan gayahin ang halimbawa ni teacher, ha? Mas maganda kung sarili niyong halimbawa ang inyong isusulat. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makumpleto ang kaisipan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Dito, para mas mapadali ang inyong gawain, nagbigay ng mga pagpipilian si Teacher Claire. Ihanda ang inyong papel, isulat ang Music Week 1 to 2, gawain number 2. Pangalan at ang bilang isa hanggang bilang lima. Ang tunog ay isa sa mga patlang ng Diyos sa mga tao. Binigyan niya tayo ng dalawang patlang upang makadinig ng iba't ibang patlang tulad ng mga salita at magagandang musika. Ito ba ay tunog, biyaya o tenga? Maaring mamili sa mga pagpipilian sa itaas. Para sa bilang ika-apat hanggang lima, kaya ingatan mo ang iyong mga blank at pati na rin ang buong katawan. Sikapin gumawa lamang ng mga tunog na kaaya-aya. Blank. Maaring mamili sa pagpipilian sa itaas kung ito'y pakinggan o pandinig. Nagustuhan nyo ba ang ating aralin ngayong araw? Tandaan, mahalagang matutunan ng tunog dahil ito ang bumubuo sa ating mga pandinig. Ginagamit natin ang mga tunog upang makipag-usap at magpahayag ng ating damdamin sa salitaman o sa kilos. Kung walang tunog, ay wala ring musika. Maraming mga bagay na gawa ng tao ang nakakalikha rin ng tunog. Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang dahil sa kanilang paglikha ng tunog. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na nagdudulot ng di ka nais-nais na tunog o ingay. Kaya marapat lamang na ingatan natin ang ating mga pandinig, ganun na rin ang ating buong katawan. Ha? Yun lamang ang ating aralin ngayong araw. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod pa nating aralin. Paalam!